So ayan guys, babaklasin na natin yung Rosuki namin. Rosie na naka black at head ng Raider 150. Rosie Matsu 150 yan, kinonvert namin. Ayan yung Rosuki namin. Magdadagdag tayo ng karga. Maglalagay tayo ng racing cam, tsaka ports. Nagpalit na pala kami ng carb na KSR Koso Ibu. Kasi yung carb niya dati is wala sa tono, pumupugak-pugak eh. Kaya nagpalit kami ng KSR Ibu Evolution. Ali 30mm. Dati si Rosuki nasa 62mm lang yung piston niya. Nagpalit na kami ng 66mm. Hindi na namin na videoan na kami gumawa nung video niya kasi wala kami ano noon eh, walang gamit. Nagpalit kami ng 66mm na black Motorola lang brand. Tapos yan, papalit kami ng timing gear, yung ginamit naming timing gear pang Honda XR200. Yan. Tapos manifold ng sniper ginamit namin dyan. Nag-racing cam na rin kami. Racing monkey na racing cam ginamit namin dyan. 7.6 yung left. Ayan. Panoorin nyo guys sa gustong bumuo din ng Raider head na mga setup. Yan, panoorin yan. Baka may matutunan kayo dyan. May makuha kayong madagdagan yung ideya nyo kung paano ginawa. Yan, sa mga nagtatanong sa akin kung magkanong ginastos dyan sa setup na yan. Naabot lang naman ng 32K yung ginastos lahat-lahat na. Sama na yung carb, cams, labor, machine, yung pagmamachine ng mga pisa, lahat na yung kasama na.
So yung apat na linayan, ipapaliwanag ko mamaya yan kung anong gamit niyan. Kasi talagang wala sa reader yan pagka reader yung kinabitan natin. Dahil rusi naman, so kaya mayroong ganun. Base gasket niya, naglagay kami isang isa lang para hindi tumagas yung langis. Yan. Timing chain. Nagdugtong ako niya ng dalawang link lang dinugtong ko dyan. Kapos kasi yung stock eh. Dahil doon sa yung spacer na alloy na yan. Dyan kinapos. So yan yung chain guide. Yan. Pinutulan namin yan ng 2 inches yung pinutol dyan sa dulo na yan. Stuck pa din ng radar yan. Genuine yung ginamit ko para matibay. Yan. Yan, tanggalin natin yung piston para makita nyo yung sikreto na ginawa namin dyan. Kapakita namin, hindi na matatawag na sikreto yan. So yan, tanggal na. Yan yung bushing guys. Stuck ng pin ng radar yan. Piston pin, pinoto lang namin, pinamachine namin para magkaroon siya ng bushing sa piston. Kasi yung connecting rod na ginamit namin stuck lang ng rosy. So 15mm kasi yun eh. Na yung butas ng piston natin 16mm yan. Kaya nag-spacer tayo dyan. Nag-bushing pala tayo, nag-bushing para maikabit lang natin. Pinamachine namin yan guys, yung pin ng radar na stuck. Yan, pinuto lang namin. Yan o. Bali yung sa pin na ginamit na namin sa rusi na yung sa gitna. Yung magkabilang dulo na yan sa stuck ng radar yan namin kinuha. Pinatorno lang. Thank you.
Yan yung spacer na ginamit namin dyan guys, alloy plate, kami na lang gumawa niyan. Order ko yan sa Shopee at 6mm yung kapal niyan. Kami na nagbutas niyan, kami na nag lang ports lang yung ginamit namin sa Barena. Yan din yung chain guide. Yan, pinutol namin yan sa pang radar yan. Pinutol na lang namin, tapos nilagyan namin dun sa dulo ng parang bushing. Pugisan na yan. Yung crankcase na butas niya boss, di pinalakihan namin yan para magkasya yung 66mm na black. Mutaro yung ginamit naming brand nung black, mura lang kasi nasa 1,500 lang ata yung bili namin. Sinasabi kong bushing pero lagay namin sa dulo ng chain guide. Pinilding lang namin yan guys, tapos pinutulan namin yung stock na chain guide, pinutulan namin ng 1 inch ata yung pinutol namin dyan. Yan yung tornilyo niya na ginamit namin, 8mm. 8mm lang yung ginamit namin. May nut doon sa loob. Yan. Dalawang nut yan, winelding ko lang. Dyan, ipapasok mo yan dyan. So, yan yung butas. Dyan, kinakabit yung chain guide. Ito yung crankshaft niya guys. Yan yung papalitan natin na timing gear. Tapos naka-balance yan. Yung kung paano balance to. Chambalance. Uy, di ba naka-untay otor? Atay, isa lang. Yan, winelding na namin yan. Nabiyak kasi yan eh. Kaya yan yung papalitan natin. Tapos diretso na yung mga side bearing, papalitan na rin natin. Yan yung papalit natin. Na-order namin sa Shopee guys. 1,400 ata yan. Pang XR200 Honda. Saktong-sakto lang yan dyan.
May tinorno pala kami dito, guys. Yan. Kasi yung dating nakalagay dyan, yung timinger na pang post rod, makapal yan dyan. Binawasan pa namin yan ng 2mm para maisagad yung gear, timinger na yung sa XR. Tanggalin natin yung transmission, guys. Stock transmission pa din yung ginamit namin dito. 5-speed, pang Rossi pa din.